Hello guys, welcome back to my channel. So for today's vlog, gusto ko lang i-share sa inyo yung naging experience ko dahil yesterday nagpa-antigen swab ako dahil iba talaga yung na-feel ko. So nung time na nakarating na ako dun sa swabbing area dito sa may RH Bawang is parang alam ko na, in-expect ko na 60% magpa-positive ako dahil iba yung nafe-feel ko. Hindi lang siya yung normal nature ko na ina-asthma, ganun. And hindi na ako nabigla na magpa-positive ako. And ito yung naging result niya. Nakikita ninyo yan. Positive yung result. So gusto ko lang i-share sa inyo yung naging experience ko dahil as a frontliner, ngayon ko lang na-experience na mag-positive dahil ever since na muna nag-dute ako sa isolation is parating negative, mapa-antigen man or RT-PCR. And this time, ngayon ko lang na-experience na mag-positive. So, medyo nakakakwan din siya kasi syempre, iisipin mo yung mga makakaalam na tao. Bukod sa concern sila sa'yo, syempre, yung iba yung iisipin, lalayuan ka. Syempre, for the meantime, parang iba yung dulot kasi na nabang term doon, emotional stress. Kasi mas iisipin mo pa yung iniisip ng iba. Hindi mo matatanggal sa isipan mo yon. Bukod sa sarili mo na iniisip mo na nag-positive ka. Though, antigen is not the final say naman. Hindi yun doon magbabase. And may PCR pa. So, nakaschedule ako bukas 9 a.m. dito din sa RH Bawang. Doon na lang ako pupunta na magpa-RT-PCR and mag-a-antay naman ako ng 3 days. So, sana guys talaga negative. And doon nakasalalay yung magiging close, pag magiging close contact ako nila mama at yung mga family ko dito sa bahay and yung mga katrabaho ko. Kaya sana talaga Lord negative and hindi na siya magiging positive pa. And flu lang yung naramdaman ko dahil iba talaga guys yung pakiramdam ko since kahapon. Nagising ako na super katin ang lalamunan ko. And parang feeling ko mainit yung loob ko. Fini-fever ako tapos masakit yung especially yung likod ko and yung body aches talaga. Hanggang sa paa, ganun. Kumikirot-kirot siya guys. Tapos masakit yung ulo, headache, ganun yung pakiramdam ko. Kaya nung na-feel ko yon, hindi na kaagad ako pumasok sa work. Dahil, syempre para protektahan mo na din yung mga katrabaho mo na makaka-close contact mo din. So, I guess, I did it right naman na hindi na ako pumasok. So, yun lang guys. So, babalitaan ko na lang kayo kung ano magiging resulta ng RT-PCR ko bukas, Thursday, January 13. So, yun lang guys. Bye! So, kung ako lang yung tatanungin guys, basta may maramdaman na kayong symptoms other than sa pag-uubo ninyo, is mas maganda na lang magpa-test kayo kasi nung previous months last year, December hindi pa naman ako nagduda agad na may halo yon dahil yun nga, normal nature ko naman yung inuubo tuwing ina-asthma tapos alam ko din naman sa sarili ko na asthma lang yon. So ang masasabi ko lang pag other than sa normal na routine ng sakit ninyo na inuubo is may mga arising symptoms pa kayo na naramdaman is mas maganda na lang na i-coordinate nyo kaagad sa
doktor ninyo para masabi sa mga medical technologists na duty sa healthcare unit ninyo. So, yung akin is kinordinate ko kagad kay doktora. And ayun, so maraming salamat talaga Lord, dahil merong mga katulad nila na hindi ka nila pinapabayaan, every now and then minamonitor ka naman nila, and willing silang mag-extend ng any help sa'yo, especially dahil nga colleagues ka nila and ka-work mo sila dyan sa workplace mo. So ayun, yun, dun yung masasabi ko guys, huwag kayong mahihiya nakipag-coordinate, kasi para din lang yan sa ikabubuti ng karamihan, dahil domino effect talaga guys, as I swear, sunod-sunod, damay-damay na yung magiging cause, especially kung hindi mo sinabi ka agad yung nafe-feel mo. And ayun, so mas maganda talaga na magpa-test kayo guys, kahit bakunado kayo, never na magpakakampante na dahil bakunado na kayo is hindi na kayo madadapuhan ng kahit na anong virus dyan. So mas better pa rin talaga na may coordination ka sa doctor mo and updated sila sa kung ano yung health status. So yun lang naman ang masasabi ko guys. So ayun guys, nagkakape tayo ngayon, LA Coffee, tapos nagbigay sila mama kagabi at kanina ng tea para ma-relieve yung lalamunan ko na Makate. And ayan, nagbibiskuit lang muna for now dahil wala pa yung breakfast. So yan, ito na yung ating kape guys. So here's my breakfast, and nagluto sila ng another healthy meal para ayun, lumakas ang resistensya natin. So yun yung kinakain ko kanina, nagkape ako and cracker, then ayan, binigyan niya na dito yung aking breakfast. So ito yung breakfast natin, kalabasa na may shrimp, tapos yung calamansi juice, tapos yan, may sweets din dyan, may orange, tapos yan, rice, tapos may fish doon. So yan, so guys, nagpainit ako, so isasalin ko na siya dyan. So ang next step na gagawin natin para sa suob natin guys is maglalagay tayo ng asin, and sabi pa nila recommended daw yung vinegar na ihahalo, kaso ayoko kasi na mag-amoy suka dito sa kwarto, kaya asin na lang muna yung ilalagay natin dito, tapos papakuluan natin siya. Kasi nasa baba yung kettle namin kung saan doon kami nagsusuob, eh meron naman ang percolator sa kwarto, kaya dito na lang muna. So yan guys, pinadalhan ako nila mama ng kape para may mainom ako na mainit, tapos may tsaa ulit dito guys, yung binigay nila din kagabi, tapos yan, yung vitamin D3 na need natin para sa immune system, tapos meron din dito yung vitamin C with zinc, and ito yung ginagamit ko guys, iniinom namin na vitamin C with zinc, Immunopro. Tapos yan yung snacks natin, tapos dito tayo magtitimpla ng kape, tapos yung gatas, tapos yung may egg cracklets dyan. So yan guys, yan yung inakyat kanina dyan na ayuda natin. So thank you so much fam. So yan, you
So for our lunch, nilagang baka, and this is what I need talaga dahil makakatulong to sa aking makating lalamunan. And ayan, ako na pagsaw ka, ako na. Ha, 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 ha.